Meet my new friend Leia. With roots in France, Algeria, and the Philippines, Leia possesses a fascinating and unique perspective. Leia is a very entertaining content creator. Fueled by her rich multicultural upbringing, she creates hilarious content that explores the countries, cultures, and languages that make up her heritage. You guys should definitely check out her channel. I'll leave a link in the description below. Leia and I were able to have an awesome conversation about her distinctive childhood, the languages she speaks, the passion behind her content, and much more. I hope you guys enjoy the video. Kamusta ka na, Leia? Okay naman, ikaw. Okay lang. Nice to meet you. Ay, ikaw din. Dati pa na nagsimula ako panoorin yung mga video mo sa channel mo. Setian ko yung video kasama yung tatay mo. Yun yung pinakaunang video na pinanood ko. At sa tiyan ko, ay nako, ang galing niya, ang galing nilang dalawang mag-Tagalog. Salamat. Mas magaling si Papa. Kahit sa channel ko, mas maliit ako, mas onte yung viewers ko. Pero napansin ko rin na yung mga Pilipino, gusto talaga nila parang makita ng mga foreigner na marunong mag-Tagalog. Natatuwa talaga sila. Nakikilig pag may foreigner na marunong mag-Tagalog. Nakikilig. Ikaw ba, paano mo natuto mag-Tagalog? English lang yung unang salikta ko. As in, monolingual ako hanggang 18 ako. At noon, meron akong nakilala na Pilipina. At sabi ko na nga ba eh, there's always a Filipina girl. Parang ganun. Kung gusto mong matuto ng ibang salita, dapat may motivation, diba? Kaya syempre. Kung may jowa ka na ibang lahi, maraming motivation na yun, diba? Oo, yun ang technique. Actually, ganun na rin si Papa natuto mag-Tagalog. Si Mama hindi marunong mag-French, yung dumating siya sa Paris. Mm-hmm. Si Papa hindi marunong siya mag-English. Mm-hmm. So, wala talagang communication, and then ewan ko kung paano nangyari, pero si Papa natuto siya. You've seen me speak Tagalog, but have you considered learning it yourself? Allow me to introduce my Beginner's Tagalog course. With 10 in-depth video lessons, this course serves as your ultimate entry point to mastering the fundamentals of the Tagalog language. Enjoy lifelong access, not only to the video lessons, but also the corresponding PDF vocabulary sheets that will help you practice new words and internalize useful sentence structures. This course is my passion project, inspired by the desire to provide a resource I wish I had when I began my Tagalog journey. Ready to learn? Check out the link in the description for more details and seize this opportunity to make Tagalog a part of your story. Now back to the video. So, ikaw, sorry, you were saying. So, may jowang Pilipino ako noon. Tapos, matagal kami, mga 4 na taon kami noon. Kaya, sa simula, English lang yung ginagamit. Siyempre, wala kong alam sa Tagalog, di ba? Pero, natuto ako mag-Tagalog. Pagkatapos, 2 years na, parang nag-switch na kami mag-Tagalog na lang araw-araw. Kaya, nasanay lang ako kasi pag may exposure ka para palagi, hindi naman mahirap matuto, di ba? Mm-hmm. Siyempre, may ibang kausap din ako dito kasi maraming Pilipino. Feeling ko, sa una, natuto ka mag-Tagalog pag nagagalit si ate girl. Kasi pag nagagalit ate girl, lumalabas ang natural na Tagalog ate girl. Kung nagagalit ka, parang yung unang salita mo lumalabas, di ba? Pero hindi lang sa galit. Pag excited ka o masyadong masaya, minsan ako din gusto ko rin i-express yung sarili ko sa English. At para sa kanya, gusto kong na pwede naman kaming mag-Tagalog kung gusto niyang sabihin yung talaga gusto niyang sabihan. Kung mahirap sa kanya ipaliwanag sa English, gusto ko na pwede din niyang sabihin yun sa Tagalog sa akin kung gusto niya. Sa tingin ko, importante talaga yun sa relasyon. Tsaka feeling ko sa Tagalog, may bagay na walang translation sa English. Ako, hindi naman jowa dahil mix Filipina. Mm-hmm. Natuto ako with mga pinsan ko dati. Tsaka palagi ako nagnunood ng mga teleserye, mga pelikula. Pag pumupunta ako sa Pinas dati, like pag Pasko, every year pumupunta ako sa Pilipinas. Pamilya ko kasi doon, hindi sila Inglesero. And syempre, para mas madali ako maging kaibigan
kasama ng pamilya at maka-communicate with my lola, mga tito, tita. So, let's say, parang parehas lang para mas madali yung communication mo sa relasyon mo. Ako rin parehas kasama ng pamilya ko. Pero yung story mo, interesante talaga yun. Ikwento mo sa akin, ano, yung tatay mo, taga Algeria, diba? Sabi mo? So, si Papa, ano siya, French, born and raised in France. Pero yung ethnicity niya, 100% Algerian. And si Mama, Pilipina, born and raised. Tapos, mga mid-20s, umalis siya to go abroad sa Europe. So yun, dumating siya sa Paris. Tapos si Papa, nag-study siya, nag-work na siya sa Paris. And then, tapos may isa siyang kaibigan, sabi niya, may isang event sa Paris. Itong babae nag-imbita sa akin. It's, ano, fiesta siya. It's yung Philippine Independence Day. And then, yun! Diyan niya na-meet si Mama, Papa. And then, since then, si Papa, ano na siya, part of the Filipino community dito sa Paris. Nagtayo sila ng ano, Filipino store. Yung unang Filipino store, 1994 sa Paris. Tapos, dyan, I was born. Lumaki ako sa Paris. Nasa gitna na talaga ako ng Filipino community. Si Mama talaga, importante sa kanya na hindi mawala yung identity ko. At si Papa, kahit different yung culture, kahit different yung religion niya, importante para kay Papa na hindi rin mawala yung identity ni Mama. Tapos lumaki ka sa Paris, sa France. Mm-mm. Pero umuwi ka rin sa Pilipinas minsan sa Pasko, sabi mo. Every year. Sa una, hindi ako marunong magtagalog. Yung mga pinsan ko nagsabi sa akin. Sa una, pumunta ako ng Manila. Tapos sa bahay, ang dadal ko raw. Pero nag-French lang ako. Ay, musyok, blablabla. So, naglalaro kami. Tapos nag-French-French ako. Tapos mga pinsan ko nakatingin sa akin, sabi nila, ano pa rin sinasabi nito? And then, ewan ko kung paano. Pero feeling ko, pag naglalaro kami, natuto ako yung mga, alam mo, mga kanta ng mga bata. Nanay, tatay, gusto kong tinapay, ate, kuya, yung mga ganyan. Tapos nagnunod ako ng mga cartoons. Tapos lahat ng mga kanta ng mga sayaw. Sumasayaw ako. So yung mga kanta, alam ko yung mga lyrics. I guess, ano, natuto ako mag-Tagalog pag naglalaro ako. Pag masaya talaga. Kung paano natututo yung mga bata. Mm-hmm. Natututo sila sa iba, sa kalaro nila. Pero bago yung unang biyahe mo, yung pinakaunang biyahe mo sa Pilipinas, sabi mo na wala kang alam sa Tagalog. Natuto ka doon. Kaya ibig sabihin sa Paris, sa pamilya mo, English o French, or anong ginagamit niyo sa bahay? Actually, nagtatagalog rin ako sa Paris. Kasi sa bahay, parang lahat na nakalito eh. Since sila Mama, may ano, Pinoy store. So, mga Pilipino, pumupunta sila sa ano, sa tindahan. E di, nandun ako. So, nandiyan mga Pilipino, naririnig ko sila Mama, sila Papa mag-Tagalog. Minsan, si Mama nag-French, tas nagta-Tagalog. Kagalog. Yun. Kagalog. Di ba, may Taglish. E di kami Kagalog. So, yun, mix talaga. Ano yung tatay mo? Marunong siya mag-Tagalog? Siya talaga everyday nagta-Tagalog. Kasi, na yun, wala na kaming Pinoy store, pero may ano, travel agency sa Pilipinas. Sa lahat mga kapwang Pilipino dito na gustong umuwi o gusto nila magpadala ng cargo. So, si Papa, everyday, yung mga kliyente, mga Pinoy. So, siya, mas magaling pa siya sa akin. Ay, nako. Ayos naman yun. Parang tinatanggap niya yung kultura. Mm-mm. Oo. Kasi feeling ko, sinabi mo yun eh, pag-ibig. Pag-ibig. Yan talaga ang power ng pag-ibig. No? Pero humahanga pa ako sa kanya. Kasi meron maraming relasyon na hindi naman ginagawa nila yon. Na kahit taga-ibang bansa yung asawa nila o yung kahit yung jowa, ayaw nilang matutunan yung salita. Ayaw nilang maintindihan yung kultura. Ayaw nilang pumunta sa bansa nila. Naintindihan ko naman na baka tamad sila, ayaw nilang magpahirapan pa. Baka kasi ano rin, marunong na sila magsalita ng parehas na lengguwahe. Kung kunyari English,
English. Si Papa at si Mama talaga wala. Si Papa hindi siya marunong mag-English. Natuto rin siya mag-English na Tagalog. So yung English ni Papa, Tagalog style, Tagalog accent. Ako rin actually. Siyempre, it depends sa tao kung mas curious ka sa lingwahe, tapos natutuwa ka matuto. Yun, dyan ka matututo. Yun yung parang magic rin sa mga mixed relationship na didiscover mo na rin yung universe ng ibang tao, yung culture niya, at natututo mo rin yung values nila. So, syempre, nagiging mas maganda kang tao kasi nag-grow ka. Ang daming mo rin alam sa ibang salita. Yun yung pinakauna na napansin ko sa mga video mo. Na kahit sa intro mo, may English, tapos may Tagalog, tapos may French. Ang dami na yun. Ilang salita ang kaya mo sa lahat? Fluently, tatlo. French, kasi motherland. I was born and raised in France. Tapos English sa school, Tagalog, tapos Spanish, konting Spanish sa school. Sa mga video ko na nga, nalito nga ako minsan kung anong lengguahe dapat. Pero naglalagay ako ng subtitles para mga tao, pwede nila maintindihan. Tsaka sa una, ginagawa ko lang English, pero sabi ko, madami ng Taglish content, and parang ako hindi ako naman taga Canada or US. E gusto ko i-represent ang mga Pilipino dito sa France kasi wala masyadong exposure compared sa California, sa Canada. Yun, dyan ako nag-start na gumawa ng mga skits na Filipino, French. Gusto ko yung parang multicultural nature ng mga video mo. Gusto kong malaman kung paano ka nagsimula sa channel mo. Before COVID, nagva-vlog ako during yung studies ko. Pero magulo, hindi pa, wala pa masyado akong branding or type of content. Tapos, yung nag-COVID, lockdown ako sa Pilipinas. Ay, talaga ba? Kasi plano ko dati tumira doon. And then, may na-discover ako na isang content creator na same profile as me. Her name is JLu. Chinese, French. Eh, yung mga videos niya, mixed, multicultural. Tapos talaga nare-relate ako. Kahit Chinese siya, nare-relate pa rin ako. Sa una, sabi ko kasi, should I do French content, English content? Nalilito ako. Tapos sabi ko, alam mo, sino ba ako? Ano ba yung value ko? Ano ba yung pwede ko i-share na authentic? Sabi ko, French ako, Arabo, Filipina. Yan talaga kailangan ko ilabas. Mm-hmm. So, yung na-discover ko si JLu, sabi ko, yun. Magsa-start na rin ako mag-skits ganyan. Through comedy skits, through mga vlogs. Sa Pilipinas, sa France, ini-invite ko mga tao to embrace kung sino sila. Yung lahi mo hindi nagde-define only yung identity mo. Yung mas maimportante at proud ka kung sino ka at always learn. Pag natututo mo kung saan ka galing, mas malakas ang power mo rin. Gusto ko yun sa kulturang Pilipino na parang kahit hindi ka taga-Pilipinas, kunyari sa akin, hindi ako taga-Pilipinas, feeling ko na tinatanggap ako nila kasi may interest ako sa kultura nila. Maganda talaga yun sa Pilipinas. Natutuwa sila pag may tao na nagsoshow ng interest sa culture. Pumunta ka na sa Pilipinas? Hindi pa. No! No, hindi pa. Why? Dapat punta ka na! Yung mga Pilipino, sinasabi nila yon sa akin araw-araw. Gusto ka talaga pumunta sa Pilipinas. Yon yung kulang ko. Gusto kong parang matuto ng mas marami at maintindihan yung kultura ng mas maayos. Kaso medyo mahal galing dito, papuntang Pilipinas, mahal yung mga tickets at kailangan ko muna mag-ipon. Anong paborito mong pagkain na Pinoy? Dami. Yung una, sa main dish, mahilig ako sa Filipino barbecue, adobo, sa sinigeng-geng. Pero sinigang na salmon. Kung merienda, turon. Pero hindi, banana cue una. Banana cue.
ata ako. Dami. Madami. Masarap na pagkain, di ba? Mm-mm, super. May Filipino food events dito sa Paris. Tapos na yun, may tatlong restaurant na Filipino. So, little by little, may ano Filipino food movement sa France. And sana may Jollibee mag-open. Ay, sana. Dito sa Vancouver, may dalawang Jollibee. So, hindi ako. Ikaw, ano yung favorite mo? Hindi ko alam kasi mas onte yata yung natikman ko kesa sa'yo. Kasi kumakain lang ako ng Filipino food minsan dito. Pero gusto ko yung lumpia. Yun yung paborito ko. Ah, yeah. Lumpia ang Shanghai. Shanghai na may baboy. Parang ganun. Masarap talaga yun. Gusto ko rin lechon kawali. Kare-kare gusto ko rin. Sarap nun. Para sa sarili mo, anong culture mo? Piling mo Filipino? Piling mo French? Or halo-halo? Ako talaga 100% halo-halo. Part talaga yun ng identity ko. Yung mga reference ko, yung humor ko. Tapos yung part ko ng Algerian, madami nagsasabi na bakit hindi ko masyado nilalabas rin. Hindi lang dahil ayoko kasi syempre super proud ako ng tatlong bansa ko. Ano lang, si Papa, hindi siya rin masyado marunong mag-Arabo. Since born and raised siya sa France, hindi parehas yung baggage ng heritage kasa kay Mama. Pero always open, walang masyadong judgmental. Minsan naririnig ko, hindi ka naman masyadong Pilipina, bulol yung Tagalog mo, ganun. Sabi ko, wala. So what, ano? Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Hindi ko masyadong pinapansin yung mga salitang ganyan. Kasi alam ko talaga sa puso ko kung sino ako at yan yung mas maimportante.